Hi mga mae! Unang araw at gabi pala namin dito na nakahiga sa aming bagong foam. Sobrang sarap sa feeling dahil makapal at hindi na din malamig at masakit sa likod. Sobrang saya ng aming madampango dahil malaki-laki na din yung pwesto niya. Kapag andito nga kami sa bahay at rest day namin, ganito yung routine namin. Bago kami babangon ay makikipagkulitan muna itong si Madam dahil sobrang saya niya kapag nakikita niya kaming dalawa na nakasanayan niya na din kasi na alternate kami ng daddy niya kasi ibang schedule namin sa trabaho. Si Shayla nga pala yung tinuturing naming anak dahil nga 2 years na kami kasal ng asawa ko, hindi pa kami biniyayaan ng anak. Pero kung tutuusin talaga ay anak na talaga ako kasi nga iba naman kasi talaga yung totoong anak na alagaan mo at manggagaling talaga sa amin. Pero ika nga, time will come at hindi dapat madali ng mga bagay-bagay. Kung ibibigay talaga sa amin ng Diyos, ibibigay niya yan na walang kapalit at willing naman kami maghintay. Kaya sa ngayon, si Shayla na muna yung anak namin at masaya naman kami sa kanya dahil nakakawala din siya ng stress. Simula kasi nung napunta siya sa amin, feeling namin ang asawa ko ay para na din talaga kaming may anak kasi siya ang aming stress reliever. Kapag umuwi kami galing trabaho ay nawawala talaga pagod namin kasi sinasalubong niya kami araw-araw na sobrang saya at napaka-energetic. At kahit na hindi siya nakakapagsalita, iba naman yung saya at lambig na binibigay niya sa amin. O siya, tama na yung chika. Aalis nga pala kami for today's video. Aalis na naman kami dahil rest day at laba day na naman. Pupunta kami ng supermarket dahil bibili kami ng mga sabon na gagamitin namin sa paglalaba. Bago nga kami papasok sa grocery ay kakain muna kami ng agahan. O diba, sarap buhay sa Jollibee mag-aagahan. Hindi na nga kami nagluto sa bahay dahil aalis na lang din kami at sa labas na lang kami kakain para wala nang hugasin. At para na rin makaalis ng maaga at makabalik kaagad dahil maglalaba pa kami. Umiiral na naman itong pagka-sugar daddy ng asawa ko at hindi lang talaga ako sa pagmamahal binubusog, pati na rin sa pagkain. Kaya nga itong katawan ko, Diyos ko, maalabola na sa bilog. Char. Pero kere-kere boom-boom lang yan. Sinasabihan niya na nga ako na mag-diet na kuno kami at mag-healthy living. Pero siya naman palagi nag-aayang kumain ng masasarap at nagre-request pa ng masarap na ulam. Tapos na nga kaming kumain at pumasok na kami dito sa Lots for Less. Dito muna kami pumasok dahil may bibilhin kaming brush at yung brush board. Dahil lalaban ko nga yung nabili naming jacket sa ukay-ukay. Hindi kasi pwede na hindi yun iba-brush dahil meron siyang mga mansya na hirap tanggalin. Eto lang pala yung available na brush board nila dito. Hindi ko sana kukunin kasi sobrang nipis at parang andaling mabali. Pero wala na din akong choice kasi kung maghahanap pa kami ng iba, doon pa sa downtown at sobrang layo na. Kaya ito na lang kinuha ko at iingatan na lang talaga na hindi agad masira. Tapos nga namin doon at mabili yung kailangan namin, eh dumiretso na kaagad kami dito sa grocery dahil mamimili na kami ng sabon. Inuna nga namin itong downy kasi nga dito kami dumaan. Ito nga pala yung downy na gustong gusto namin dahil sobrang bango at hindi nangangamoy yung damit namin. Ito nga pala yung downy anti-bac. At pagkatapos nga namin ditong kumuha ng downy, pumunta naman kami sa mga sabon, Tide Bar. Ito nga pala yung Tide Bar ang ginagamit ko at nakasanayan ko na din ito kasi nga sobrang bango at mura na din. At pagkatapos nga namin dito ay nakakita ako ng albatros kaya kumuha na din ako ng isa para ilalagay ko sa CR namin kasi maglilinis din ako ng CR ngayon. Lumipat na nga kami sa kabila at kukuha na sana ako ng powder detergent. Pero itong asawa ko ay nag-insist na itatry daw namin yung liquid detergent dahil may nakapagsabi daw sa kanya na mas tipid daw gamitin yun kaysa sa powder. Sabi ko naman sa kanya ay hindi naman automatic yung washing machine natin, baka hindi pwede. At sabi naman niya ay pwede daw kaya naghahanap na nga kami. Naghahanap nga ako ng murang liquid detergent at Breeze nga yung napili namin kasi mas mura siya dun sa ibang naka-display. Na-remember nga din namin na nung wala pa kaming washing machine at nagpapalaundry pa lang kami ay itong Breeze liquid detergent na palagi naming pinipili. Dahil sa sobrang bango ng mga damit namin at kahit maghapon ka ng babad sa labas ay hindi ka pa rin nangangamoy. At speaking of pangangamoy, kumuha na din ako ng pH Care Feminine Wash dahil naubusan na ako at para maiwasan mga amoy din ng chorva natin mga mare. Tapos na nga kami sa aming agenda for today's video at kami ay nakauwi na. Nagbihis lang ako at inayos ko na kaagad yung mga labahin at sinegregate yung decolor sa puti. At maisingit ko nga lang pala ito mga mare, ang aming simpleng celebration sa aming second wedding anniversary. Ito lang pala yung handa namin dahil hindi na nga kami nakapagluto ng marami dahil busy nga kami dalawa sa trabaho ng asawa ko. At hindi rin kami nag-invite ng maraming bisita.
Gusto lang din kasi namin ng asawa ko na kami-kami lang yung magkakasama, yung pamilya ko at ang pamilya niya. Mabuti na lang talaga ay to the rescue kaagad itong mother-in-law ko dahil nakagawa siya ng lumpia at nakapagluto ng bihon. At dinagdagan na lang namin ng pork barbecue at lechon manok at para maharami-rami na din yung handa namin. At ito nga yung lumpiang Shanghai na gawa ni mother-in-law. Sobrang sarap niyan at paborito ng lahat. Palaging ang nauunang maubos yan kapag may handaan. Tapos na nga ang i-prepare ang lahat at tinawag na nila mama yung father-in-law ko dahil siya yung pinapalid namin ng prayer. Dahil wala talaga magpresenta basta prayer dahil mahihiya at sasabihin hindi marunong. Bakit kaya mga marino kapag may handaan at magpapasahan talaga kung sino ang maglilid ng prayer? Relate ba kayo? May mga ibang bisita nga din pala kami mga mare. Andito nga rin pala yung mga ninong namin sa kasal. Simpleng hapunan lang talaga to mga mare at hindi naman importante kung gaano karami ang handa at kabongga ng selebrasyon. Basta't magkakasama lang ang pamilya at masaya ay sapat na sa aming mag-asawa at sobrang pinapasalamat namin yun sa Lord. At yun lang po for today's video. Salamat sa inyong panonood. God bless! Happy birthday!